paglabag sa karapatang pantao tumitindi. Isang senior citizen at isang kapitan ng barangay sa Baguio City ang humarap sa otoridad upang bigyang linaw at linisin ang kanilang pangalan. Pagtutol sa anti-terror law lumalawak. Modernization sa gitna ng pandemya, umani ng batikos. Unang araw pa lamang ng Hunyo, isang infographics na nag-aakusa sa reporter ng Northern Dispatch na si Kim Abalos bilang recruiter para sa New People's Army ang ipinost ng La Trinidad Police sa kanilang social media account. Bunsod ng tumitinding atake sa Nordis at mga reporter nito, naghain ang staff ng complaint sa Commission on Human Rights noong June 10. Maliban kay Abalos, ang mga correspondents ng Nordis sa Ilocos Region at Cagayan Valley ay biktima rin ng red tagging. Sa nagdaang buwan, kabi-kabila ang kumalat na banner sa La Union at Baguio City kung saan inaakusahan ng mga lokal na leader ng mga progresibong organisasyon kabilang Anak Bayan, League of Filipino Students at National Union of Students of the Philippines. Sa Baguio ay kasama sa mga niretag ang Cordillera Youth Center. Sa kabilang banda, takot at pangamba naman ang idinulot ng patuloy na panareretag ng mga sundalo sa asawa at anak ni Reverend Marcelino Mariano ng United Church of Christ of the Philippines. Kasama sina Daisy Mariano at Jennybeth Mariano sa mga inakusang mga miyembro umano ng CPP-NPA. Sa online press conference naman ng Police Regional Office Cordillera, iniharap ang dalawang umano'y dating mga NPA. Inakusahan ng isa sa mga ito ang dating chairperson ng Cordillera People's Alliance na si Belverde Longid na di umano'y may kinalaman sa pagkarekruta niya bilang rebelde. Mariing pinabulaanan ito ni Longin. Noong June 24 naman, ipinarada ng mga sundalo at pulis ang 35 magsasaka mula sa Pinili, Ilocos Norte na di umano'y sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Ang nasabing mga magsasaka ay miyembro ng Alyansa Dagiti Manalon iti Ilocos Norte. Ayon sa grupo, sila ay kabilang sa mga pinatawag ng mga sundalo noong 16 ng Pebrero at pinapirma upang di umano'y linisin ang kanilang mga pangalan. Nakatanggap naman ng death threats mula sa 5 di kilalang mga numero ang Secretary General ng Tongtong Antiumili. Samantala, 2 magsasaka ang inaresto ng Marine sa Gonzaga, Cagayan dahil umano sa illegal possession of explosives na maring pinabulaanan ng mga biktima. Noong June 11, pinangunahan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang mga opisyal ng militar at pulis sa pagharap sa media kay Ani Tauli. Ayon sa kanyang pamilya at kaanak, nagdesisyon umanong makipag-usap sa otoridad si Ani dahil sa banta sa kanyang seguridad. Nagsimula umano ito nang siya ay ugnay sa 3 kasapi ng CPP-NPA na napatay sa isang operasyon sa Baguio City noong Marso. Pinasinungalingan din ng kanyang pamilya na siya ay kasapi ng rebelding grupo. Giit nila, matagal lang tahimik na naninirahan sa Bisao Mountain Province si Ani at aktibo sa mga pagtitipon ng komunidad at pamilya. Samantala, noong June 23, pumunta naman sa himpilan ng PNP Cordillera si Hillside Barangay Captain Jose Kawiding upang hilingin na ganap ng iproseso at linisin ng kapulisan ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, ito na ang 3 beses na humarap siya sa otoridad upang linawin na hindi siya kasapi ng CPP-NPA. Nagboluntaryo umano siyang humarap sa PNP matapos siyang sabihan ng kanyang pamangking pulis na nananatiling nasa watchlist siya ng gobyerno sa mga pinaghihinalaang kasapi ng rebeldeng grupo sa Baguio City. Noong October 1, 2007, inaresto si Kawiding dahil sa kasong murder at multiple frustrated murder. Pinawalang sala siya ng hukuman noong March 16, 2008. Si Kawiding ay naging tagapag-ugnay ng Bayan Muna Party List at volunteer mediator ng Philippine Mediation Center sa Baguio City. Bago mahalal na punong barangay, nagsilbi siya ng 10 taon bilang kagawad ng Barangay Hillside. Dumadami ang nagpapahayag ng kanilang disgusto sa kontrobersyal na anti-terror law. Ang pahayag ng pagkakaisa na sinimulan ng Youth Act Now Against Tyranny noong 3 ng Hunyo kontra sa anti-terror bill ay umani ng suporta mula sa 62 organisasyon at mahigit 200 individual matapos ang 5 araw. Noong June 12 bilang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan, nagtipo ng mga grupo at individual na kumukontra sa anti-terror bill sa harap ng UP Baguio sa kabila ng masamang panahon. Ito ay bahagi ng isang pambansang kilos protesta laban sa naturang batas na tinawag na Grand Mañanita. Panawagan nila ay ang pagbasura sa anti-terror bill sapagkat mapanganib umano ito kapag naging batas. May mga provision umano na maaaring gamitin laban sa mamamayang lehitimong nagtatanggol lamang ng kanilang karapatan.
Kabilang dito ang hindi malino na depenisyon ng terorismo na magiging basihan ng Anti-Terrorism Council para tukuyin kung sino ang mga terorista. Dagdag pa nila, ang probisyon na maaaring arestuhin ang sino mang pinaghihinalaang terorista nang walang warrant ay batay sa hinala lamang. Pinapayagan din anila ng batas ang pagkulong sa mga hinihinalaang terorista ng 24 na araw nang walang kaso. Maging ang Philippine Nurses Association ay nagpahayag ng pagtutol sa anti-terror law. Anila, ang anti-terror law ay hindi naaayon sa saligang batas. Sinabi rin nila na ang batas ay maaaring kumitil sa kalayaan sa pagpapahayag at pagpuna sa mga opisyal ng gobyerno. Nangangamba ang grupo na ang mga nurse na titindig para sa pagbabago sa serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na walang akses sa serbisyong medikal, ay maaaring paratangan ng terorismo. Umani ng malawakang pagbatikos ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program kasabay ng balikpasada ng jeepney sa ilalim ng Modified General Community Quarantine sa Baguio City at mga karatig na bayan ng Benguet. Hindi makatao ayon sa mga operator at driver ang mga requirements para makakuha ng special permit mula Land Transportation and Franchise Regulatory Board. Nilimitahan din ng LTFRB ang bilang ng mga jeepney na maaaring bumiyahe sa mga naitakdang ruta sa ilalim ng route rationalization. Sa isang press conference, inamin DOTR Cordillera Director Francis Almora na prioridad bigyan ng special permit ang mga jeepney na nagkonsolida o nasa kooperatiba. Ipinaliwanag ng opisyal na bahagi ng pagharap nila sa pandemya ang lubusang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Hiling ng mga jeepney association na mabigyan ng permit ang lahat ng mga may dati ng prangkisa at hayaan silang magtakda ng schedule sa pagpapasada kagaya noong panahon ng enhanced GCQ. Tiniyak nila na ipatutupad ang minimum health standards. Katunayan, sabi ng Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase-Out, bago pa man ang MGCQ ay nagpatupad na sila ng mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga pasahero. Sinuportahan naman ng Baguio City Council at Provincial Board ng Benguet ang panawagan ng mga driver at operator. Ayon sa mga opisyal, hindi makaturungan ng ilan ay mapapayagang makapaghanap buhay habang hahayaan na lamang magutom ang karamihan sa mga driver. Hiniling din ng Baguio City Council na i-review ng LTFRB ang pamasahe sa kalagayang 50% ng kapasidad ng jeepney ang maaari nitong isakay na pasahero. Dagdag gastusin din ng alkohol at iba pang sanitation measures.